alam mo yung balat sa balat. Balat sa balat. Balat? Ganon. Webstick ba yan? Pero hindi ako like into cartoons, hindi ako anime, hindi rin ako mahilig sa mga ano. Gusto ko mga documentaries, mga kwento ng buhay na totoong nangyayari. MMK, ganon. Mga totoo, kahit sa Netflix, gusto ko yung mga totoong nangyayari. Yung talagang nangyari, yung katulad kay, ano, Darman. Katulad kay, okay. Katulad yung, anong pangalan kasi nun? Kay Hannah ba yun yung nag-i-scam siya pero sobrang talino niya? Hannah Delvey. Hannah Delvey, yun. Yung mga ganong story yun, mapapatapos mo kahit ilang araw yun. Pero yung mga cartoons, hindi ako fan. Anime yun. Dahmer pala, sorry Dahmer. Ano ba sinabi mo? Darman. Si Darman pala. Darman. Yung vlogger, 'di ba? Yung YouTube. Yung vlogger pala yung ano, yung Darman. Dahmer pala. Na may eyeliner pala. Nag-photoshoot ka kanina, Ben? Oo, kay Raymond. May eyeliner po. Si Tico, Nikki is taking a rest. Rockstar. He's taking a rest. Having champagne? Anong mag-zumba? Wala nga akong bra. Nawawala yung bra ko. Huwag na mag-zumba. Bukas na tayo mag-zumba, guys. Huwag na mag-zumba. Wala akong alam mo ba, Ben? Kababalik. Ben, Ben, alam mo ba, kararating ko lang galing Pampanga ngayon. Ah, we? Huh? Babiyahe ko lang ngayon, galing Pampanga. Umuwi ako kanina eh, tapos umuwi din ako ngayon. Bakit? Bakit? Pumunta ako doon kasi may nasikaso ko yung ano, yung bahay tsaka yung ano iba pang ano, lagun. Tapos pinunta ko rin yung mga dogs. Gets, tapos umuwi din ako. Tapos nagbayos lang ako ng hair, tapos umuwi na. Parang, palagi ka lang magtatali sa ano, yung buhok mo te. Hindi masisira sa buhok yan? Hindi man. Hair na yan, hair na yan. Ayan na yung hair ko. Oh, every kailan ka nagpapaano? Every week. Retouch. Every week nagtatali, baka sunod yung buhok mo sa harap, oh, didipat sa likod yan. Ah, baka mabanat daw. Nakikahila. Hindi naman, nakikahila na, sa buhok mo. Hindi naman, kasi natitreatment naman. Pwede ka kasi, hindi na, di ba last time, Ben, yarn. Ito hindi na siya yarn. Ito ano na to, hair na siya. Hair. Legit na hair. Hair ng iba. Hair ng iba. Oh. Yun dito lang ha. Pero yun dito akin ko. Hanggang dito akin ko. Paano kung buhok yan pero buhok sa babay? Pwede pang ilagay dyan yung bulbul. Ang liit-liit lang ng bulbul eh. Ang ikli nun te. Ang ikli lang ng bulbul. Pwede naman ipagdugtong lahat. May not. Hindi kasi tinutuloy yung sinasabi niyo eh. Oo, oh, wag kayong mahiya. Sabi sa comment, tulog muna ako ah. Kwento okay. Muna nga, kwento lang kayo ah, tulog muna ako ah. Diyan lang kayo ha. Tapos tignan mo tong sleeper ko. Ay. Pussy ba yan? Pussy. Ah, pussy din, di ba? Ang puti naman ng pussy mo. Oh my God. Ay hindi, black yung pussy ko. Oh my God. Pussy. Di ba yan yung uso kayo ngayon eh? Pussy. Ito naman sa akin. Ay, I love it. Wow. Daddy thinks. Oy, solo! For kids. Ang bata. Kawawa naman yung bata. Hindi yung stroller eh, para sa dogs ko din. Love bumili it. Bumili ako ng stroller kaya na ba yan? Yung isang araw para sa dogs ko. Eh, ay, ang galing. Ganun talaga yun? Mabilis lang, o. Oh. Mabigat yan, hindi. Sakto lang. Sakto lang, pero yung ugat, maano na. Hindi siya pang travel, pang mall lang. Yung iba kasi yung pang ibang bansa, di ba? Ito hindi kasha, eh. Pero ito kasi pang ilan months lang yan. Next year, hindi na pwede gamit. Pwede yan, hanggang malaki. Hanggang malaki, pwede. Hanggang malaki. Lagay pa kita dyan, eh. Kasi baby kita. Punta ko dyan. Hi. Go, Kyo. Mga comic. Anong
comment sa'yo. Alam mo, naka 500 na suklay ka na dyan. Eh, ganun talaga pag maganda to eh. Dry na lang hair. Na-try ko muna tong ano ko, sleeper. Hoy, bakit yung pinapalis si Kyo? Kayo umalis. Aalis na ako, ano? Sige, wala namang pakiyan si Kyo. Oo. Ba? Oo nga, wala naman nga kami sa inyo. 6 years na rin yan sa'yo, wala na siyang pake. Ay, day. Tama, dapat ganyan. Pati pa yung loob dati. Dapat ganyan, pero nung pinaalis ako, na anxiety attack, nauna. Ako rin, sabi, dapat matibay. Pero siyempre, saktan din. Oo naman. Kahit naman sabi mo matibay ka, nasasaktan, may feelings tayo eh. Oo, saktan talaga yan. Oo. That time kasi, sa harap ng hindi ko kilala, gets mo? Kids. Pero ako din, diba tate, nagkukunto ko kahapon? At kahapon man kunto ko? Madami ng bashes. Sa kahapon, may isang araw? Kahapon yung sa pamilya eh. Pero nakunto ko rin, madami din na na-comment ng masama. Parang ang malapat ng buka mo, tapos alis ka na dito yun. Madami yun. Sabi ko, oh, matiba na yung loob ko. Palang, pero siyempre masakit din doon. Ah, kahapon nga yung sinabi mo, balik ka na ng China. Oh, ganun. Gets. Nagko-comment silang ganun sa'yo? Dati oo, daw. Madami, sobra te. Nung baka mo, oo, balik ka na, oo. Madami, mas makomment ko tate. Mas okay na nga ngayon. Sobra dami. Ako din dati, mga comment sa akin, masasakit. Ngayon, medyo nasasanay naman ako. Dati rin sa akin ganyan. Yung iba pa nga racist eh. Okay lang yan, huwag yun ang pansinin. Marami din hanggang ngayon, meron pa yan eh. Meron din, meron mga ibang bastos eh. Oo, oh, may bastos iba, hanggang ano ngayon, eh. Meron. Susuot na ako sando. Suot ka nga sando para bibili ako tissue mo. Sabi ko, tinta ako tissue, hindi ako tinta sando. Oo nga. Marami kami dyan, marami din racist. Hindi mawawala kahit sa internet. Kahit hindi sa internet, kahit sa labas, marami. Oo, pero mas matapang kasi sila dito eh. Oo. Iba nga matapang nila. Pero karamihan naman na lang babash, mga dummy account, no? Oo. Mga nagtatago lang sa dami, kumbaga hindi nila kayang kumarap. Pero pag sa persona, siguro tahimik lang yan. Feeling ko nga may mga basher din na nagpapapicture eh. Feeling ko din minsan. Diba minsan? Like, mamaya basher kita, papicture ka papicture dyan sa akin, basher kita. Uy, totoo yung dati may nagpapicture sa akin, tapos may issue ako nun. Wow. Tapos pagkapapicture, bigla sinabi yung ano, siya yung ano eh, na-cancel ganyan, deserve, ganun. Normal siya. Nagpa-picture ka pa ha? Salamat ha? Oh my God, alam niyo ba? Nung, alam ata ito ni Kyo eh, last year ata, may pumunta sa akin na guard. Sabi niya, oh my God, pwede po ako magpa-picture. Super fan niyo po ako. Sabi ko, sige po. Sabi niya, oh my God, si Ken Chan! Sabi ko, ay. Alala ko. Wrong send. Hindi po ako yun. Ako rin. Di ba napunta ko doon kay Tanier, tapos madami bata nang sisigaw sa akin. Tapos sabi ko, sino ako? Eh, kasi Fugarat! Ako din, nung ano, kami nga ni QD eh, si Fugarat din inaanong sabi na, hala, alam mo, sobrang talaga kitang idol, grabe yung pagka-idol ko. Sa gulat ko sabi, ikaw di ba si Fugarat? Grabe ha? Sabi ko, hanggang hindi mo alam pangalan ko, hindi ako magpapapicture sa'yo. Ay, Perlas! Meron pang iba. Di ba sikat ka? Papikot naman. Oh, pero hindi cute. Talaga alam yung pangalan mo. Pero cute yun, lalo pag matanda. Pag matanda, yun usually ganun. Oo, naranasan ko yan. Ang cute ng pag ganun eh. Ben, may minigay ko sa'yo to. Intindihan mo to? Hindi. Baliktad din eh. Nakaflip. Yung ano? Hindi ko na lang sa'yo. Oh, si Siamia? Tumuha. Ah. Send ko sa'yo o abot ko sa'yo. Walang pingim. Wala yung wala ng sapato. Hindi ako marunong magbasa, Jenny. Ay, meron ay tukong tuto. Sayang print. Sabihin mo kay Edwin, sayang. Lalakay ko kapsada. Alin yung sa'yo, alin yung sa akin. Ah, okay. Kaya ko magbasa konti. Oo, sige. I-bracket mo na lang.
Ano na, pan, ano eh, di pa ako masyado kaya to eh. Nasama to ng usap sa... Alam nyo, oo, kung hindi ako maayos, di ba yung iba sabihin, kanina, kakanta ako, kanta, kanta ako dito. Oo. Oh. Paano po ito yan? Ulit, ulit, from the top. Hindi, pag may ginawa ako, dapat napansin niya yung maganda ako dito, yung maayos ako dito, hindi, paliktat siya. Ganda ako dito, ang pamit na may boses mo, yaks. Ganyan talaga pag mag-asawa na. Oh, yung next, ano, spy ako ganyan. Alam mo, ang tikas katawan mo. Iba yung malaking pansin, iba. Ganyan talaga. Kasama pag- talaga yung sa pansin. Number one basher dapat ang partner. Oh. Siya, yung, siya siguro pa, oh, siya siguro yung ano, yung basher ko ng top one. Top one siya. Top one. Ang tikas, ah, nagalo siya. Ano mo, ah, dito mo, pangit mo dito sa picture. Ah. Ayan, tingin mo, ang pangit mo dito. Hindi siya napapansin niyo kung saan ako ng maganda. Paditat siya. Papansin niya saan yung pangit ako. Pinapansin mo ba kung saan siya pogi? Hindi mo. Oo nga, no? Ikaw din pala, same lang kayo. Sabi niya, oo nga, no? Oo nga, no? Wala din. Tama din, tama. Okay lang, at least... Jenny, Kyo, Ben, mag-sleep na ako, maaga ako tomorrow, may appointment ako. Saan? Saan yan? Tanong talaga, no? Ben? Ano ba, Ben? Ako nga, nag-gets ko eh. What? Ah. Ha? Ako lang hindi kids talaga, sorry. Okay na. So sa tingin mo sa 4,000 na nanonood, hindi nila mag-gets yun? Oh, ah, sige, okay. Sulok na ba to? Hindi, tatlo kasi yung appointment ko. May Urban Smile din ako bukas with Christian. Hi, Doc RFD. Dito na ako sa comment. May Urban ako, tapos after Urban, may night out. With? Okay. Sige, baba na din ako. Okay. Maglilinis na ako. Dito na lang kayo muna kayo. Bye, Jen. Bye, Leslie. Thank you muna daw. Ha? You po. Bye. Okay, baba na mo ako. Bye, Jenny. Bye-bye. Love you all. Bye, Kyo. See you soon. Bye, Benny. See you soon. I'll make dalaw bao. Araso. Bye-bye. Bye. So. Kaya ko pa maglinis? Kagi, di pa ako naliligo. Anong pecha na? Live ako habang naglilinis. Ganun kayo ka-bored ngayon? I'm the type. I'm the vibe. Uy, aminin nyo. Nakabisado ko yung steps doon. Live ka lang. Walang pasok bukas. Bakit? Kayo! Ako may workshop. Palaban yung eyeliner. Pero alam nyo ba, pag inalis ko tong eyeliner, mukha din talaga akong may eyeliner. You know why? Kasi nung pinanganak ako, dito nakatubo yung buhok ko. Ayun o. So, walang linya yan guys ha. Kaya lagi sa mga live ko, tinatanong kung may eyeliner ako. Ayun o, mukha siyang may line. Kasi dito nakatubo yung buhok. Ayun o. Ito dito.
kita niya sa malapitan. Ayun siya, wala siyang liner. Dito kanina nilagyan yan, pero sa baba wala. Ayun o. Gets niyo ba? Hindi, wag. Si Brix Hi, babe. Sino po sila? Ay. Ang ganda ng damit mo. Oh, diba? Wrong spelling nga lang yung shop nun. Di, pinalitan ko na. Ha? Sa'yo ba yun? Hindi. Hindi akin yun. Brook shop. De, Brooks. Thank you, Brook shop. Brook shop. Ganun, thank you so much, Brook shop. Ganyan. Uy, may tinatanong sila, Kuya Ben. Oh. Ang tanong nila, ano daw yung views mo sa loyalty and faithfulness? Ay, agad-agad. Gusto ko lang maglinis. Sagutin mo yan. Kasi gabing-gabi na, pinapa-differentiate mo sa akin. Anong ang difference nun? Loyalty? Ako nga, hindi ko alam yung sagot. Kaya ang ginawa ko, ginanong ko yung sagot ko eh. Ah, loyal ka, pero hindi ibig sabihin hindi ka mag-cheat. Pero pag faithful ka, like you're more devoted talaga dun sa person. Ganun ba yun? I think so. Siguro kapag loyal ka, you can... Pag loyal ka, parang dun ka pa rin uuwi. Parang ganun siguro. Tama ba yun? Uy, correct us if we're wrong. If we're... Itama nyo kami kung mali kami. Wrong us if we're correct. Yes. Pass the message, it's yours. Pero kasi in general, what do you think about cheating? I think cheating ruins someone's perspective in life, in love. Itong mga perspective na... Let's say, ang perspective natin sa love, when we were young, it's magical. It's fairy tale. When we're teenager, we felt like it's a little painful because love can be hard. Pero when we get cheated, lahat yun, nadi-diminish, nadadamage to a point na nag-iiba na yung perspective mo in that aspect in love. So, nawawala yung trust mo dun sa other people. Hindi lang nawawala. Nagbabago rin yung way of thinking mo. Oh, yes. Thinking na, okay, love kasi comes pala with pain. Maligtad, di ba? Pain comes with love. Parang ganon. So parang I'm always scared of falling in love because I know after falling in love and being in love, there will always be pain. Parang akibat na yun siya, no? Oo, parang ganon. Whereas yung mga hindi naman na-cheatan, love can always be complicated but it can always be worth fighting for. Yung mga ganon. Kasi ang sagot ko dyan kanina, nung tinanong ko yan, hindi ko siya sinagot directly. Ang sabi ko lang kasi, hi Raji, on my end, sabi ko, kapag nasa relationship kasi ako, mas gusto ko na lang na magsabi na lang. I know it's hard, pero mas okay sa akin na magsabi na lang agad kung mag-cheat. Kasi it's gonna be hard for the both of you if you're like hiding something just to see someone, talk to someone. Parang papahirapan nyo pa yung sarili nyo eh. Just, parang like yun ang lagi ko sinasabi if ever na magkakaroon ako ng jowa. Mm-hmm. Update mo ako agad kapag may nagugustuhan ka ng iba para at least matapos na natin to o mapag-usapan natin if I'm okay with that, if it's you. Yeah. Although, yun nga, the easiest way also for all people is to ignore someone else's feeling. Kaya nangyayari yung mga ghosting, ganyan. It takes a huge amount of courage and love to the person that you're with para maamin mo yun sa kanya. So parang feeling ko, kaya dati na-experience ko yun dahil hindi enough yung courage niya. Nga pala. Ikaw ba, hindi mo na-experience? Baka soon. Joke lang. Ano kasi ako, Kuya Ben? Confrontational. That's good. I mean, but your partner, hindi mo mag-gauge kung confrontational or not. Ayun din. Minsan, yun kasi yung mga yung mga variables na out of our hands. Kasi minsan hindi na natin yun makokontrol Whatever they are, parang imposible na lang. Variable. Yun yung kapag bibigay mo sa jeep. Okay.
Variable lang sa umaga. So yun, sabi ko, may chance na ganun. That's good. Kasi pag naranasan mo yun, you will never wish it upon anyone talaga. Parang ano, sabi mas masakit siya na sabi mo na gusto ko ng iba, pero yung pain, hindi ganun ka sakit kapag biglang nawala or biglang nag-cheat na ng tuluyan. Mas masakit kasi yun kapag ginawa talaga. Mas okay na siguro yung, I think I'm about, I'm think, ah, parang mas gusto ko yung... Balik mo doon. Ano kanina pa ako nintay, Nino? Nino? Ayun ko, nag-up yung message. May nag... For example, may nagtatanong ako na, yung sasabihin ko na, I think I'm, tumitingin ako sa iba. Parang ganun. Mas maganda yung sabihin ko na ng maaga. Para you can fix those things na ano bang reason kung bakit ako tumitingin sa iba. Baka kasi hindi na tayo intimate or baka kasi masyado na tayong comfortable sa isa't isa na I can see you naked na all around. Parang dapat hindi na ganun. Para makapag-step back and fix the things that should be fixed. Kasi nangyayari lang naman yan kapag even the smallest things hindi mo na bring up sa umpisa. Pag nagpatong-patong yan na yung meron ka ng audacity to do something na uncomfortable sa partner mo. Kasi, ano na eh, nagpatong-patong na lahat eh. The easiest way out is to avoid. Oo. To avoid confrontation. Yung iba. Kaya, ayun. Yun nangyari sa akin sa latest ko na ex is mas naging confrontational. May ano kayo? Yung nangyari sa, I'm not gonna ask directly kasi baka mamaya. There are some sensitive information. Hindi naman, open book naman ako. If I cannot, I will not. Yung ano, like for example, like ano ba siya? Parang, kasi hindi third party ah. Pero, ako ba? Mahirap kasi kapag yung other person or your other half listen to the people na hindi talaga kasama dun sa relationship. Kasi if that happens, I think hindi na magiging pure yung conversation yung moving forward. Dapat saka, ibig sabihin nun, parang alam mo yung adult version ng kiss and tell, yung parang lahat na lang alam ng friends. Oo. Parang yun yung hindi ko gusto. Although, I will never forbid my partner also to open up to friends niya kasi hindi lang naman ako yung dapat pag-open upan niya. Parang hindi ko siya i-restrict na magkaroon ng someone to lean on to. Yeah, pero dapat may limit. Pwede mag-lean on. Pero hindi maganda kasi yung makisawsaw. There's a difference. Wag lahat. Wag yung parang every long message mo sa partner mo, kinoconsult mo sa kanya, yung gano'n. Oo, yung gano'n. Doon lumabas yung, before kasi nagkaroon ako ng saying na, ang ba yung may pinuso ko dati? Dating-dati pa yun. Sabi ko, tawag dito, kung kayong dalawa mag-jowa yung problema, kayong dalawa mag-usap, hindi ka naghahanap ng comfort sa iba kasi hindi comfort tawag doon, comfort. Comfort, tsaka naghahanap ka ng kakampi. Oo, hindi naman yung kampihan, kayong dalawa yung problema. Doon yun galing. Yung ano ko na yun. Yung sinabi ko na yun. Bakit nila tinanong yun sa'yo? Hindi ko alam, random tong mga to. May pinagdadaanan ba kayo? Sumutaw lang kanina, ang problema ko dito, kumakanta lang kami. Nino? Ako, kumakanta ko ba? Diba, kanina kasama mo si Christian, tsaka si Jenny, tsaka si Sai, nawala na kayo? Nagbabay na sila ng 2. So ako, kumakanta ako ng Alipin na Puro Hangin. Make a man hangin. Ayan, kailangan may hangin, tapos kailangan sintonado. Ikaw ay... Parang hindi ako nahirapan. Parang natural. So kailangan po sinto. Kakagising mo lang, no? Hindi. Kakauwi ko lang few hours ago. Nag-shoot ako. Ang fresh ko namang magising. Totoo ba? Naka-makeup ako ngayon. Nag-shoot kasi ako. Napaka-arty. Like, I you know, I feel like there are times when... Kailan lalabas? Ang alin? Yung shoot? Oo. Hindi ko pa alam eh. Tatanong ko pa.
Yung isasabihin ko sa live. Mura na lang yun, fun shoot. How do you know if it's love or not? Ano? Just an infatuation. I don't date for, ano kasi, for infatuation. Infatuation, I don't think you care that much kung... Kilig-kilig lang ang infatuation, di ba? Temporary attachment. Siguro kung 18 ako, ganyan, puro infatuation na lang lahat kasi feeling ko naman everything is temporary. Pero right now, I think hindi. Ano ibig sabihin ng 80-80? Bobo. Ay, ang luto. Ba't nauso yun? Hindi nila masabi yung ano kasi bawal eh. Maka-plug sila. Ano, ML? Di ba ganun sa ML? Bakit? May nang baba sa baba? Hindi, may nag-aaway dyan. Nag-aanuhan sila 80-80-80-80. Ah, ginawa nyo naman GC. Kasi nakita ko yan noona dun sa mga Senado eh. 80-80? Oo, oh, saan ba yan nauso? Nakita ko yan nung... Sino ba yung interview sa Senado? Ah? Delix tayo pag dinamedap ko. Huwag na. Pero nakita ko yan sa... So, nakikita ko yung kapag expired na yung load ko. Oo, oh, ako din. 8080 ba yun? 8080. Oo. Hindi kasi ako nakaline. Dati kasi sa ano sa ML, BVBV lang eh. O bawal na din. O bawal na rin. Bawal na din. Dami na sigurong bagong heroes akong nalagpasan. Siguro mga 10 na. Oh, dahil simula nung nag-live-live ako, hindi na ako nakapag-ML. Ako nung bago magkaanak. 5 months. Ay, reasonable. Ano bang hero mo? Yung series ah. Wala maisip ngayon. Si ano? Ay, Team Kali. Hi, Zas. Zas, main ako. Ay, si Zas. Zas Farsa. Mage. Mage. Zas Farsa. Nalimutan ko na lahat. Ah, Veil! Number one ko, Veil pala. Ang sarap laruin ni Veil. Eh, ginagamit ko siya, pero... Nasarap siyang gamitin, si Veil. Ah, gets. Ang bilis niya maglakad. Nakakataka siya agad. Oo, oh, tsaka... Pinapalipad pa ba niya ngayon? O na, parang nung bago ako nag-stop, hindi na lumilipad eh. Parang stun na lang or something. Hindi nag-ano pa din. Nagba-bounce pa din. Lilipad pa rin. Ah, nag-ML ka pa ba? Minsan, kapag ano, nababad trip ako dito. Like for example, inis na inis ako sa live. Kasi minsan di mo ma-express eh. So pumunta ka sa live, lahat. Doon ako makikipag-away. 8-8. Oops. 8-80 kayo. 8-80 ka. O, nagmi-meetic kaya ako doon lagi. Twice. Yung mga nanonood dito, dati nag-ML yung mga yan, ngayon hindi na. Hindi na, no? Nagla-live na lang. Uy, nakita mo yung ano, tawag dito, na naka-receive ng award si... QD. Yung buong team Bardo Gulo, tapos lahat ng pictures natin nandun. Ah, may picture ba talaga? Sa likod, habang binibigay yung award sa kanya. Oh, cute. Pero wala ano ulit yun? Hindi yun school, di ba? Saan ulit siya? Ano, nakalimutan ko na. Bardagulan Award meron din po. Ay, totoo. Di ba, nakakatuwa naman. Ha? Di ba yun nga yung sinasabi mo? Yung may picture? Bardagulan Award? Hindi, yung iba ka ba? Present, nandun sa likod yung mga pictures ng lahat. Para sa surprise si QD. Ang cute naman. Di ba nakakatuwa? Paano ka daw ba bukas? Alam nyo, hindi ko alam sino-sino kayo bukas dahil may ganap ako bukas. Susunod nga lang ako kasi meron akong trabaho eh. Sino yung mga nagyayaya? Kanina ko pa tinatanong si Perlas, di ako sinasagot. Hindi rin sure kung sino pupunta. Basta ako pag kailangan ko nang pumunta, mag-text lang para pagtapos ko magbenta ng kabesa gemstones. Ah, may bumili din ako. Gusto ko yung manipis lang. Anong gusto mo? For what? For you and for me and for the entire universe. Nakakatawa sa akin, Perlas. Binili ko to para di ako mainis. Galit na galit pa rin ako araw-araw. So I think magbe-base na lang ako sa color.
Ano mo merong color? Black? Na manipis? Yung ganito, maganda to for businessman. Kasi ano, diba? Protection from negative thoughts and all. Parang evil eye. Ah, sige nga. May mas manipis pa ba dyan? Ito. Ito, pwede mo yung bilhin. Pag sinabi okay, mo. Yan na yun. Ito, may mas manipis. Ito, manipis lang to. Ito kasi yung ipakapal. Yung ganyan na lang. Yung ganito, di ba? Piyot. Budolero talaga, no? Siyempre, kailangan ko ng pera eh. Hello? Akala mo akin yung shop? Hindi po akin yung shop. Ay, hindi ba sa'yo yun? Hindi akin yun. Kinuha ka nila? Oo, kinuha nila ako. Wow. Kaya kailangan ko makabenta para makaulit ako kasi pag di ako nakabenta, di na nila ako kukunin next time. Yaman. Kaya po sa mga tao dito, kailangan nyo po nun. Nananawagan po ako sa mga viewers ni Kuya Ben. May live po ako bukas alas 8. For what? Kailangan nyo po yun. Para may trabaho pa po ako moving forward. Ay, may live selling din ako sa 31, 6 PM to 9 PM. Anong gagawin mo? Saan? With TikTok shop. I'm gonna be selling electronics na napakalaking discount. Kaya ako daw yung mag-live. Kasi malaki daw sila mag-discount sa 31. May brand? May certain? O ano? Jisoo Life? Ooh! Thank you, Tyrone! Ang ganda. Ay, gulat naman ako sa'yo. Eh, di ba nag-Jisoo Life ako dati? Yung malakas na electric fan. So, natuwa ako. Sabi ko, sige. Basta, totoo yung discount nyo. Hmm? Oh, yan! Oh. Dalawa ganito ko yung isang maingay. Ito hindi gano. Mas gusto ko meron to. Meron ako eh. Ito yung isa ko pa. Ay, ito. Oh my God, ang lakas, oh. Ay, ito, meron ako niyan. Ayan, oh. Merong ingay niyan. Ganun talaga. Ganun talaga, maingay talaga, eh. Mas gusto ko to kaysa dito. Yung dentist mo nagtatanong sa'yo habang... Totoong hirap sagutin, no? Ano? Ang hirap sagutin yung mga dentist na nagtatanong habang inaayos yung ngipin. Oo, tapos habang pinapastahan ka, tapos yung pasta na maasim sobra, yung nilalagay, yung blue. Yung parang, oo. Fourth year high school po. senior high. Oho. Hindi ko kakalalain eh. Tapos minsan nakakalimutan nang ilagay yung kulay pula. So nasisilaw ko na. Nabulag na. Paano mo malalaman na ang isang tao ma... Anong tanong yan? Kulang. Paano mo malalaman kung isang tao? Ay, paano mo malalaman na ang isang tao ay may interest na sa'yo? Alis ako ng 3, ha? Kala ko maligo. Uy, wag. Baka lagnatin ka, hindi ka sanay. Dahil naligo ako? Sa pagligo, minsan kasi yung ligo, pag ano yan, sanayan yan, Kuya Ben. Na-try ko lang, for experience lang. Charge it to experience. Pala ako. Ano yung tanong mo? Sabi nila, paano mo malalaman kung ang isang tao ay meron ng interest sa'yo? Ang vague kasi nung tanong eh. Pwede kasi yung interest sa'yo is just for one night stand or something. Pwede like kasing interest na nakita mo lang sa restaurant. Nagkatinginan kayo. Kasi kapag medyo mas maano, may edad ka na ng konti siguro. Parang minsan kasi ano, hindi siya black and white. Masyado namang hinighlight sa edad. Hindi kasi ano, tawag dito, syempre when I was like 18, iisipin ko na free retail, ay may gusto siya sa akin, kakasal na kami na yung forever, ganun. Oh, tama yung nagsabi dito, scientifically, body language. Ah, body language. Alam mo ba yung in a group of people, pag humikab ka, tapos may nakita kang humikab after mo humikab, ibig sabihin, tinitignan ka kasi niya. Gagawin ko yan. Tapos i-chat ko si ano, humikab ka. Ha? Ano na? I-chat ko si ano, humikab ka ha. Pag hindi ko humikab, sasapakin kita. Hindi ko humikab, maulo ka. Mag-aaway tayo.
Alam ko marami. Ngayon ko lang nalaman yun, ah. Hmm, in a group of people, hindi naman ibig sabihin type ka niya. Ibig sabihin, nagpa-pay attention siya sa'yo that time, kaya napahikab siya. Ooh. Ay, kunyari, nasa round table. Tapos humikab din yun. Ay, nakatingin sa akin yan kanina. Ay, kung lahat sila humikab, ay... Eh, ano ka? Star ng Pasko. Ikaw na ang star ng Pasko. Oo. Ang dami bakit kaya contagious yung hiccup, no? Ang hiccup ba yung contagious? Alam ko yung smile ang contagious. Smile ka nga. Kinilig. Yung sa akin, smile yung sa'yo, halak-hak ha yun. Kasi, yung smile mo naman, ang laki bigla, sabi mo talaga. Ang smile, ganun lang. Ay, ganun pa kasi. Wait, yung sa'yo, may pangalong pang bubus ka, nakaka-bad trip eh. Nakasmile din kami dito, hindi ko makita patingin. Pero alin? Nakasmile din daw sila. Humihigab nga rin daw sila. Bakit may laging what if? Kasi hindi mo ginawa yung yung mga ano mo. Kasi takot ka. Oo, pero kasi totoo din naman. Anong gusto mo? Mauna kang mamatay sa mga loved ones mo o mamatay muna yung loved ones mo? Siyempre, walang safe answer. I think I'd rather, ano, ako na yung mahuli. Kasi? I'm good with cleaning up. Like, for example, hindi naman sa gusto kong maano na sila. Ako yung maging responsible for everything eh, after that's done. Ikaw ba? Hindi ko kaya na mauna sila. Parang the pain it would cause them if I'm feeling, no? Tapos di pala na ano. Di pala na-affect na. Hindi. The pain I would cause them if I disappear. Hindi ko siya, like, unimaginable siya. But, valid din kasi may mga ibang tao na they would rather mauna yung... Hindi ko alam. Nakalimutan ko yung isi-share ko. Nawala saan? Nawala yung chain of thoughts mo? Oo, kasi parang naging discussion ko rin yan few years ago. And I got to understand why people would rather hindi sila mauna. Or mauna sila. Mahirap kasi din. Kasi traumatized na sila buong buhay nila na laging may nawawala sa buhay nila. So parang it would break them kapag ka nauna yung loved ones nila. So they would rather die first. Iba-iba naman yung kada tao eh. Hindi kasi I feel like I'm strong enough to handle that. Ako din. Kaya sabi ko, I think they cannot handle it. So I ako na bahala. I don't think I'm strong. I just feel like I'm stronger than them. Kasi syempre, you don't want them to like you don't want them to mourn. Parang Parang I don't ever want them to I don't ever want to see in their faces the pain of losing someone they loved. Oh, pero syempre hindi mo naman din i-wish yung hindi mo naman din i-wish yung ganun kasi syempre. Gusto narinig ko rin yan yung pinagtatalunan nila Miss Catering. Yan, pinagtatalunan nila. Pag namatay ako, sino mag-aalaga sa'yo? Mauna ka na lang mamatay. Muna ka na lang. Sabi na ninyo, eh sino mag-aalaga sa'yo? Ay, magsabay na lang tayo na. Mahirap talaga. Mahirap sagutin yun. Although, walang right or wrong naman yun. Pero kasi sabi nila, dapat daw sabay-sabay na lang. But the thing is kasi, you have to choose. There are times na kapag may tinanong sa'yo, hindi pwedeng laging safe answer. Nakakainis kaya yung ganun. Yung pag may isang pipiliin, sino pipiliin mo? A or B? Sa tingin ko, may chance naman na magkaroon ng C. Diba? Nakakapikon. A or B nga eh.
kapag kayo nasa pageant, huwag kayong ganun magsagot. Kasi laging, ito yung option. Yes. Yun lang ang sagot. Nakakapito ng sarap. Buti hindi kayo nabaril ni Kuya Ben. Nakainig ba kayo, guys? Natanghulo ko kayo. Ano pong dapat? Ang dami nyo naman tanong, guys. Tutulog po ba ako o hindi na tasakupin namin ang planeta nyo? Huwag na. Pagising mo, at least kapag nagising ka, maganda na yung ano, may gising ka kaysa ano, wala kang tulog. Basta. Hi. Thank you, MG. Di ba sasakyan yun? Sorry. Oh my god, I saw another perspective about that question. Kunyari sa anak, kung mauna ako, like, 'di ba? Parang I would rather pala na ako na lang ang mauna. Kasi parang there's so much more na may experience niya in life. Uh-oh. That thought. So ang dami palang ano. Ang dami yung pros and cons. Actually, mahirap yung tanong. Mahirap yung tanong. Saka, I think there's no right answer dun sa tanong na yun. Parang hindi ko kaya na mauna siya. Oo nga, no? Ang hirap pala pag-parent. Parang hindi ko kaya mauna siya. Oh. Ayun. Mas okay na walang tulog kesa wala kang gising. Tama. Next topic. Anong tanong? Guys, anong tanong? Dali, yung magandang tanong, yung tipong ano, hindi mapapansin ni Kuya Ben na 15 minutes yung dumaan kasi 3 o'clock mag-e-end na siya eh. O, diba? Napatingin siya. Kasi ang ending, ang ligo ko pang umaga na. Totoo. Di at least nakaligo ka pa. Mag-thank you. Totoo. Pa. Mag makeup remover. Wala akong ganun. Ay, wala akong ganun. Hindi ako marunong. Ano lang, Hindi makapagsabi ng name. Sorry, iniisip po. Kung mayroong gagamitin na iba. Nakapagpreno. Ayop ka. Muntik mo pa akong. Muntik pang mawalan ng ano. Yung dessert! But to be fair, wala pa kasi akong cleanser. Ayaw ko lang mag-name drop kasi very ano ako sa skin care. Very particular sa mukha. Siyempre kailangan eh. What's the worst date you've ever went on? First date? Worst. Worst date. Went on? What's the worst date you've ever been to? Or experienced? Experience ko yung ano, may nakadate ako na sobrang perfect. Sobrang perfect? Sobrang perfect. Face. Hindi naman tayo nag-date ah. Ay, ikaw agad? Ay, sorry. Sorry. Hindi. Nahihimsaw sa'yo. Aba, kayabang mo. Ah, sorry. Hindi mayabang ko. And bakit? Perfect ng face. Perfect ng smile, bango, katawan, lahat. From head to foot, wala. First date, naamoy mo na? Naamoy. Worst date. Worst ka siya. Kasi, pagdating namin sa date, wala siyang ma-share. Walang thoughts, walang info, wala lahat. Para akong nakipag-date sa mannequin na boring naman na ito kausap. Tapos ano pa, nagtanong pa right after, hanggang anong oras tayo? Bakit? Kasi may kikitain ako after this. So, after nung pinigong pangit-pangit ko. Nakaka-insecure, no? Oo, nakaka-insecure. At the same time, nakaka-ano siya. Parang ayoko nang umulit. Ako ba? May worst date na ba? Worst date na kasi for me is nagsayang ako ng oras dahil di kami compatible. Dati nagpapareto-reto ako sa friends ko eh. Dati. Tapos, may hindi ka blind date? Once lang ako nag-blind date.
Bakit naging worst? Hi, Christian. Wow, gising. Thank you for the train. Chut-chut! Nalaway ko. Hi, Christian. Ay, thank you for the galaxy. Woo! Joke lang, wala kasi. Pero nag-give siya ng something kanina. Anyway. Ibablock ako mamaya. What was the question? Worst date? A worst date. Dali, mo, baka di kita matansya. Ngayon, baka masakmal kita dyan. Pagkabrahin kayong Adam sa apple mo. Baka mapasok mo yung kamay ko. Huwag sumaganyan kita dyan. Wala akong worst date. Ano lang, disappointing dates lang. Ako kasi yung type na ma-pride pagdating sa number of dates. Ay, people you date. Parang, kaya never ako nag-date ng influencer. Kasi, parang ayoko ma- to seem like I'm for everyone. Parang gano'n. Gets mo? Hindi sa, ano, like, no yabang intended. But parang you want to explore another world. No. I'm saying I don't wanna meet someone, or I don't want you to meet someone who will tell you na, nakadate ko na yun si Ben eh. Yung gano'n. Oh yeah, I get you. That's so, eh, dito pa naman sa industry, parang ano, pero kasi yun, dito rin naman kasi sa industry na to, lagi na lang sila nagki-claim. At lagi nagki-claim, minsan hinitian mo lang, ay hinitian ako ni ganyan. Malamang, alam nga naman si Mang Utang kita, be. Oo, may ganyan ako sa, kunyari, pumunta ako ng club, mahilig akong mag-observe ng surrounding. Tapos pag naka-account ako na, ay, tapos na, masabi ko sa sarili ko na, wala, natignan ko siya. Ganyan. Tapos mamaya, hala, dumaba 5 times na, ay, akalain niya. Tapos kapag sumimamot ka naman, sabihin, ay, masungit pala si Ben. Sabi na sa comment, ayaw mo nang para sa lahat, eh di ba yun yung ginagawa mo sa live? Wala mo ah, back to you. Siguro ano, alter ego ko yun. Back to you katuloy. Hindi, pero on a serious note, yung sinasabi ni Kuya Ben na ayaw niya kasing ma-quote as ano, na I dated this and everybody dated that person. And that person is me. Yes. Ayoko nun. Na ikaw yun, na ikaw ay na-date na ng lahat ng tao. Kasi you look like a whore. I mean, hindi naman din necessarily. Parang, you don't wanna look, ano, easy and just parang lustful. Parang ganun. Lustful. Wait lang. Tingnan ko nga kung tama yung term. Ngayon ko lang hindi, ikaw yung paghuli ka nga alis. Lust. Uy, ngayon ko lang siya narinig. Okay, gets. Okay. Ngayon ko lang na ano yung Tama ba? Ganun lust. Ako kasi kapag hindi ko alam yung word, sinesearch ko. Tama naman. Ano na? Ide-date mo ba ang sarili mo? That's a good question. I would. I wouldn't. Kasi ang dami kong nitpick. Bakit hindi mo i-date yung sarili mo? Kasi, first of all, ang hirap. I wouldn't date myself kasi parang in a relationship, dapat isa lang yung mentally unstable. Oh! Tried and tested. Kasi dati yung may ex ako before, parehas kaming hindi stable. Di, parang nagsabugan lang kami. Gets. Naintindihan ko. Kasi mag-flash kayo. Kailangan mong may mag-manage. And ikaw, mag-compromise ka naman dun sa weakness niya. Ganun. Makes sense. Tama ka dun, in fairness. Kasi sa akin lang yun, ha? Hindi ko naman gin-generalize. Kasi may mga nag-work naman na ganun. Contrast kasi yung sagot ko sa'yo. Kaya sabi ko, okay, it makes sense. Kasi sabi ko, i-date ko yung sarili ko. Kasi I've been hurt so many times. And I think if I'm gonna date myself, I know how to handle myself na this time, I'm not gonna hurt myself anymore. You know how to handle broken people na. Kasi I've been through a lot. So pag kausap ko na yung sarili ko, I don't think I will hurt myself. Yeah. Kasi I learned how to love myself na.
What type of person would you not date? Stubborn. Tsaka yung mga not, ano, hindi sila willing to grow. Hindi sila nakikinig. Ikaw ba? Someone who's still exploring. Parang try ko lang. Ay, wag mo ko i-try. Parang hindi mo ako magiging learning experience. Hindi ako teacher. hindi tayo magiging ano dito, curriculum. Hindi tayo tuturuan. hindi tayo magiging ano, SEM. First SEM. Oh, ano, gets. Hindi ka nag-enroll. hindi ako yung magtuturo sa iyo. Hindi ka nagbayad ng tuition this month, so. Uy, pero minsan alam mo ba sabi nila, kapag yung mga hinahanap mo, minsan sila yung kabaliktaran ng dadating. Oh, kasi nga mga exes ko, mga hindi ko trip eh. I mean, hindi ko trip ko sila nung naging kami, pero hindi ko sila standard ideal, hindi ko sila ideal. Yes, totoo. Yung iba talaga yung gusto mo, pero iba yung dumadating. Like, syempre, yung gusto mo mas mature, ganyan, mas matanda. Pero minsan yung dumadating, mas younger, pero manager naman. So parang, iba kasi yung gusto sa binigay sa'yo kasi yun yung swak talaga for you at that moment. Mm-hmm. Tsaka parang love actually changes a lot of things. Like ako, small, yung number one pet peeve ko dati, as simple as yung, I hate when I hear smacking of lips pag kumakain yung, yung maingay kumain. Yung ganun. Yung ex ko ganun. Tapos hinanap-hanap ko na yun dati nung naging kami. Kunyari, ano, tapos na yung date namin. Na-imagine ko ulit siya. Tapos parang, ang cute. Ganun. So sometimes may ganung factor. Gets mo? Sabagay. Gets. Yung tipong ano, yung, hindi mo naman siya hinahanap pero for some reason, bigla mo siyang hinanap kasi nakasanayan mo na siya. Oo. Pero ngayon, pet peeve ko na ulit yun kasi wala na kami. Mali mo, may dumating, tas ganun ka ulit kaingay kumain. Eh, di, gaganunin ko. Isa pa. Ganunin ko siya, sasakmalin ko. Hindi, joke lang. Kanya-kanya namang way of ano, eh, bawat tao eh. Kumbaga, I'm sure pet peeve ako ng ibang tao. Oo naman. Oo, I'm sure like, sa ingay kong to, pet peeve ako. Like ngayon, naririnig ko boses ko ngayon, naririndin ako. Feeling ko, pet peeve ako ng iba. Diba? Alam mo yun. Hindi naman lahat ng tao magugustuhan tayo. And that's okay. Ang hindi okay is maghanap ka ng kakampi mo. Para kainis na yung tao na yun. Hindi nga kasi recruitment to na naghahanap tayo ng kasama. Ay, by group tayong mainis sa kanya. Ay, totoo ba? Oh, diba? Very ano, very high school ang attack. Kaya nga may nagtatanong sa akin kahapon, sabi nila, bakit sa kabila daw ng mga bashing hindi ako naniniwala? Sabi ko kasi, una sa lahat, if you're with someone, may binabash ka, kunyari, bakit hindi ako naniniwala? Well, the first reason is, kunyari, binabash ka. Kaya hindi ako naniniwala dun sa nang babash sa'yo. Hindi ka nila gusto in the first place. So, hindi ako mag-expect ng something na maganda na manggagaling sa kanila. Kasi nga, hindi ka nila gusto eh. Siguro I'd rather hear someone close to you, na gusto ka, doon ako mas maniniwala kasi this person knows you better kaysa doon sa kaaway mo ako maniniwala. The only person that would hurt you the most are the ano, are the people who you love. So doon ka makinig. Mm-hmm. Yun yung learning ko eh, dati nasakit na sakit ako sa mga bashing. Tapos ngayon parang, wait lang, di naman kita iniisip pagising ko sa umaga, ba't ako maapektuhan? Di ko naman kayo kilala. Oo. Hindi rin naman ako yung nagbibigay ng pagkain sa table namin. Bakit naman dito makaka-apekto? Mas naapektuhan pa ako dun sa mga nag-open up na parehas pala tayo ng experience. I'm so glad na we share the same experience. Mas dun ako namumove. Pero yung mga negative, mas I learned how to ano, detach. Gusto ko din naririnig yung mga ganyan. Kasi may mga times na hindi, like, may mga times na ano, hindi ko naiintindihan. Like for example, sa'yo, may mga pagkakataon na hindi ko, so this is why. Kaya nga minsan, kapag may ganito na,
sinasabi ko lagi sa mga close sa akin, guys, kapag medyo naging stubborn na ako or you think I'm not growing anymore, tap me. Sabihan niyo ako na stubborn ka na, hindi ka na nakikinig. Kasi I have to change. Kasi ayokong mangyari sa akin yun. Kasi hindi na ako mag-grow. Trembling. Oy! Nahalala pa ba nila yung trembling? Nahalala niyo pa ba yun, guys? Saan galing nga yun? Nakalimutan ko na din, pero nagte-tremble ako. Tremble. Si trembling naman. Tawa naman. Pag may, ano, i-change ka sa sarili mo, what would you wanna change? Ako, I'm gonna change my skin texture. Physical ba? Personality. Ah, personality. Napaisip tali ako. Personality. Gusto ko, ano, yung confidence level ko, gusto ko sanang, ano, mas tumaas. No, like something that's not good. Ah, something that's not good. Sa personality ko. Ano? Hi, Sir Chris! At trembling ka daw pag nasa crowd. Yun yung sinabi mo last time. Oh, medyo nababawasan ko na yun eh. Ay nade-develop ko na siya eh. Medyo nag-ano na ako dun. Yes. Ang ipo... Siguro ano... Yung tipong masyadong ano... Masyadong welcoming. Kasi nami-misinterpret ng ibang tao eh. Tapos nagte-take advantage na sila. So minsan dapat din medyo magsungit din. Ikaw ba? Being too present for everyone. Parang... Kunyari, tumunog lang yung group, bubuksan ko agad. Yung parang ganun. Parang you make so much time for other people. Okay naman yun at times, pero all the time is not healthy too. Parang Kuya Ben, baba mo ng konti, mukha kang walang salawal na nakaganyan dyan. Wala nga. Pinapahanginan. Kasi minsan kapag masyado kang available, people may not appreciate you anymore. Tsaka yung value mo. Parang, dyan naman nila. O, parang nagde-diminish yung value mo sa kanila. Ay, dyan naman lagi si Ben. Mm-mm. Diba naman yun? Pero makikita ko sa baba. Alam mo, na oh my god, amazing, pero sana never ako mapunta sa page mo. Tinitignan niyo yung grammar ng mga ano, mga creator tsaka artista. Muli pa rin sa video. Kunyari, I could have been ganito ganyan. Tapos sabi niya, I could have been tama. Check. Kaya ganun niya. Sabi ko, "Hala, delikado pa lang mapansin ito." Kailangan may grammarly tayo lagi kapag ano. Ito 'yung magsalita ka. Anong mas mahirap, iwanan ka or i-ghost ka? Parang it's almost the same. Iwanan ka or i-ghost? Parehas lang yun, di ba? Ilalabi namin yun. Ay, hindi ko alam kung sino, pero tag nyo ako. Hindi, wag nyo ako itag. Yung Alen. Ako yung ex. Alen. Kilala daw nila yung sinasabi mo. Nakita ko eh, nilalagay na nila yung pangalan eh. Wag. Baka sabihin nila inaaway natin, wala naman. Lina, 10 minutes. 10 minutes! Pa-extend daw po, 10 minutes. Stay, ano, PC number 5. Oh, hindi to Netopia. Open time. Alam mo ba open time? Oo, oh, open time. Grabe yung Ragnarok days ko. Open time ko lagi dati. Alam mo, lahat ng baon ko nandun na ubos. Hindi ko siya na-play. Hindi ko ata siya ganong naabutan. Nakaka-addict yun. Pero meron atang Ragnarok ngayon. Yun yung alam ko. Meron pa ba? Alam ko may Ragnarok ako nakikita pero hindi siya sa PC eh. Meron man, parang hindi ko na rin siya i-explore.
cancer siya sa buhay ko. Parang almost 10 years ako nag-Ragnarok nun. Parang feeling ko hindi ka na makakakilos. Parang kung may i-change ako sa sarili ko. Yun. Pero ang dami kong natutunan na vocabulary sa games, ha. Like dati, di ko na maalam yung mga sipon-sipon. Mucus. Then, pag may napatay kang monster, may malalaglag na item. Mucus. Alam ko lang ngayon, savage lang. Savage! Yabang, savage. Alam mo naman, pero tatlong beses naman nangyari sa akin. Naalala ko sa ML, ayaw nilang ibigay sa'yo yung savage. Nakaka-bad trip. Kaya nga. Ano nga yung pag-apat yun na kill? Ha? First blood. Ay, first blood. Double kill. Triple kill. Ano yung four? Maniac. Savage. Maniac. Si Bricks yun. Tapos, yung... Yes. Ay! Same. Actually, yun yung ugali ko na isa. Alin? Medyo green ako talaga dun sa part na yun. Ako okay. Din naman. Pero alam mo, sobrang maniac ko. Pero hindi ako bastos in person. I mean, maniac din. Pero hindi ako... Mahilig lang ako sa green jokes. But... Yes! Hindi ko alam paano i-explain yun. Like,